nagpalagay na tayo ng puso dito sa ating babuyan para hindi na tayo mahirapan sa tubig na ating gagamitin. At habang nagpapagawa tayo ng ating puso, ay nanganak naman ang ating alagang baboy na si Gina. Magandang umaga mga kamangyan, bumili na tayo ng jetmatic na puso dahil ngayong araw ay magpapakabit na tayo ng puso dito sa ating babuyan. Dito lang tayo banda maglalagay malapit sa palayan at malapit rin sa ating kulungan ng baboy para ang tubig na lalabas sa puso na itatapon natin ay dadiretso na sa palayan at hindi magpuputik dito sa ating babuyan. Kumuha rin tayo ng tao para tumulong sa atin, ang tatay ko at ang pinsan ko. Hindi ko kasi kaya mag-isa magkabit nitong puso. Kailangan ay 3 tao para mabilis ang trabaho at matatapos natin ng isang araw lang. Yan, bumili rin ako ng tubo para ikakabit natin dito sa puso na nabili natin. Yan ang kulungan ng ating mga baboy. At mayroon din namang ilog malapit lang dyan sa ating kulungan. Dito lang banda mga kamangyan. At malinis din naman itong ilog na to. Mayroong naliligo, may naglalaba, naghuhugas ng kaldero, at mayroon din namang isda dyan, may nangangawil. Pero hindi tayo kumukuha ng tubig para gamitin natin sa ating mga baboy. Hindi kasi tayo nakakasiguro, baka may maglagay ng lason para makahuli ng isda. At sinimulan na nga natin ang pag-drilling dito sa paglalagyan natin ng puso. Ganito lang ang paggawa ng ating puso mga kamangyan. Nagbaon lang kami ng maliit na tubo para drilling itong paglalagyan ng malaking tubo ng para sa puso. At hindi na tayo naghukay pa. Mabilis lang naman ang gantong paraan. Mga kamangyan, may napansin tayo dito kay Gina habang tumutulong tayo sa paggawa ng ating puso. Nag-iingay na itong si Gina. Dapat ay natutulog siya gantong oras kasama ng ating mga alagang baboy. Pero napansin natin na kakaiba ang kanyang ikinikilos. Naglilibor na yata itong si Gina dahil ito rin ang ika-114 days ng kanyang pagbubuntis. Kaya kinuha na natin ang ating itinabi na tuyong dahon ng saging. Yan yung kinuha natin nung isang araw para talaga sa panganganak ni Gina, itinabi natin. Ngayon ay ilalagay na natin sa kulungan ni Gina para maayos niya na itong dahon ng saging para sa kanyang pag-aanakan at para maging busy siya sa pag-aayos ng pugadan ng kanyang pag-aanakan habang naglilibor siya. Dahil kung wala tayong ilalagay na dahon ng saging ay baka magwala itong si Gina at magpumilit na lumabas sa kanyang kulungan at maghanap ng pwedeng ilagay sa kanyang pag-aanakan. Ganyan kasi ang ugali ng native na baboy. Bago sila manganak, ay inaayos muna nila ang kanilang pag-aanakan. Itong baboy natin na si Gina ay pangalawang anak niya na ngayon. Nung unang anak niya ay nahirapan tayo dahil ayaw niyang padidiin ang kanyang anak. At yung isang biik nga na anak niya ay nakagat niya pa. Kinakagat niya tuwing lalapit sa kanya yung mga biik niya. At yung nakagat niya na biik ay namatay rin. Ang ginawa na lang natin para mapadidi ni Gina ang kanyang mga biik ay ginapos na lang natin siya. At napadidi niya rin ang kanyang mga biik. Sana naman ngayong pangalawang anak niya ay hindi niya nagagawin yung ginawa niya nung unang anak niya. At sana ay maging okay ang pagpapadidi niya. Pangalawang anakan niya na rin naman itong ilalabas niyang biik ngayon. Dati kasi, nung unang inanak niya, ay maaga pa siyang nabuntis nun. 6 months and a half ay napabulog na siya. Kaya siguro ganun ang kanyang ugali. Dapat kasi sa isang baboy na gagawing inahin, ay bago pa bulugan, aabot na siya ng 8 months. Para paglabas ng kanyang biik ay matured na siya at marunong nang umalaga ng kanyang mga biik. Hindi natin nasunod ang ganung paraan mga kamangyan. Kaya aral na rin sa atin na sa susunod na gagawin nating mga inahin ay kailangan na umabot muna ng 8 months bago natin pabulugan.
para kung sakaling lumabas na ang kanilang biik, ay maalagaan nila ng maayos dahil matured na ang ating mga gagawing inahin. Ang didi ni Gina ay bintog na at lumalapat na rin sa lupa. Talagang lalabas na ang anak ni Gina ngayon. Ilang oras ang nakalipas habang tumutulong tayo sa pag-aayos ng ating puso, ay meron na palang nailabas na anak si Gina. Buti na lang at napansin natin dahil muntik niya pa itong madaganan. Muntik pang mabawasan ang ating mga biik. Kaya kailangan talaga tuwing manganganak ang ating mga alagang baboy ay nandito tayo at nababantayan natin tuwing sila ay manganganak. Yan kasi ang ating iniiwasan, ang madaganan nila ang kanilang anak. At kailangan din tuwing manganganak sila ay napupunasan natin ng basahan ang ilong ng kanilang anak at ilalagay natin sa didi ng kanilang nanay. Hindi rin natin basta-basta hinahawakan na lang ang kanilang biik na nilalabas tuwing ilalagay natin sa didi ng kanilang nanay, dahil pwede nila itong kagatin at hindi pa didiin kapag hinawakan na lang natin na wala tayong basahan. Kailangan muna nating sapinan ng basahan ang kanilang biik bago natin sila hawakan. Ganyan kasi ang ugali ng mga native na baboy. Kaya naman tuwing manganganak ang ating mga alagang native na baboy, ay may nakaready na tayo na basahan. Gagamitin natin sa kanilang panganganak. Matagal din bago nasundan ang unang anak ni Gina, inabot ng 20 minutes. Ang pag-aayos ng puso dito sa ating babuyan ay hindi pa rin tapos. Ayan, inaayos pa rin nila. Hindi tayo nakakatulong sa pag-aayos ng puso dahil nakatutok tayo dito sa panganganak ni Gina. Hindi natin siya pwedeng iwan. Apat pa lang kasi ang kanyang naiilabas, pero malaki pa rin ang kanyang tiyan. Ayan mga kamangyan, natapos na yata ang manganak si Gina dahil nagpapahinga na siya at natutulog na. 8 piraso ang nailabas niyang biik, 6 na lalaki at 2 babae. Malulusog naman ang kanyang nailabas na mga biik. 2 inahin na ang nanganak sa ating mga alagang baboy. Sa sunod na buwan ay manganganak rin si MJ at si Pia. Ito na ang ating puso mga kamangyan na tapos rin gawin. May makukunan na rin tayo ng tubig na gagamitin natin para sa ating mga alagang baboy. Hindi na tayo mahihirapan pa na umigib ng tubig. Sa ngayon ay hindi pa muna natin ginagamit sa ating mga alagang baboy dahil malabo pa ang lumalabas na tubig. Kailangan pa nating gamitin ang gamitin hanggang sa luminaw ang tubig, para pag luminaw na ay pwede na natin gamitin para sa ating mga alagang baboy. Ang puno ng saging ay pangsamantala lang para hindi lang gumalaw ang ating puso. Sa sunod ay papasamento rin natin itong ating puso para hindi magputik dito sa inaapakan natin at para hindi rin gumalaw ang puso. Hanggang dito na lang muna mga kamangyan. Sa mga nanood at nagustuhan ng aking video, ay paki-like and subscribe naman. At huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa natin na video. Maraming salamat mga kamangyan. Bye-bye!